Virgin siya. At si Pussy naman, eh, hindi niya pinagsigapan mga Pussy si Maria, si Maria na ng taas. Hindi niya lang po sasagong paspasan si Maria. Kundi siya ay talagang itinalaga ng Panginoon para po sa kanilang mga gawain. Ikaw ba iniisip mo na ang ibabahin mo yung ilang ng Diyos para kapagin mo? Amen. Para gawin mo? Kasi mag-iiba yung paningin mo sa iyong sarili kung iniisip mo na yung ginagawa mo ay itinlaga ng Diyos para sa iyo. Pati yung pagsisikay mo. Amen. No? Kagabi, ikaw kami natulog sa, no, dun sa e-place, sa e-resort. Habang nakahiga ako, kasi hindi ako makabuhay. Habang nakahiga ako, sabi ko, napakapalat naman yung malayo ko. Ang dami na kikinabang sa kanyang ginawa. Sabi ko, matindi yung ano, yung tao niyo. Tapos nagkatagdagan ako, alas 3 na madaling araw, nililigot yung resort. Nililigot ko. Kaya nag-aapag ako baka meron akong makakasang magigante. Kasi, eh, upo doon, upo na migante. Bato. Baka meron katatapos ako ng buko. So, naglilibot-libot ako. At naisip ko, ano kaya sa paglilibot ko, makasalan mo yung balagi mo. Hindi ka pa ngayon po, gusto. Kaya nag-isip ako, sabi ko, napakapagal ng tao yun. Kasi may mga ginawa siya na marami ang mga nakikinang. So nagbuhay siya for that purpose. Amen? At marami ang sumayagot sa kanyang ginawa yun. At nagbigay siya ng matinding pa yung kahandaan doon sa kanyang bayan. Noong araw, kapag ikaw ay nagaroon, mura na lang lupa. Mura na lang lupa kasi ano yun, parang dyan, parang utok eh, no? Yung mga ano. Pero nung siya ay ikinekta ng Diyos sa isang tao na mayroong koneksyon. Ginamit niya yung kanyang koneksyon, hindi para sa kanyang sarili lamang. No? Of course, nung nagkaroon siya ng koneksyon doon sa tao, yung ibigay ng Diyos, gumanda yung kanyang personal na buhay. Pero pati yung kanyang bayan ay gumanda. Pati yung presyo ng mga lupa roon, gumanda. Kaya nung huli ng kwento ang kami, sabi niya, yung ibang ahente daw po sa Magallanes, eh nagkakalit sila yung dahil sa naging mahal ang presyo ng lupa sa Magallanes na Espanyol. Kasi marami siya mga koneksyon na may magandang koneksyon. Kaya nga, ikaw ay hindi baliwala. Yes. Kahit na ikaw na yung pinakamatinding bulatero, bulay mo, di ba matinding panmanloko, pagka sinama mo yung Diyos doon sa gift mo, pagkikinabangan ka. Amen! Amen! Kaya sa evangelism, ang hinahanap ko yung mga matitinding chismoso. At saka yung mga chismosa. Ayaw ko doon sa mga tahibig, kung ang kanya, walang pangyayari dyan sa mga tahibig na gano'n na pagkatapos yung pagka nagsasalita ka, sisipo na lang matulog. Na ayaw ko yun sa mga yun. Gusto ko yung mga chismoso na pagkikialam din ako. Amen. No? Yan, gusto ko makakasama yan sa mga evangelism. Pero ayaw ko nung yung intermitido na basta na lang hindi magsasalita kahit isa. Yung bang
sasaw-sawya yung kanya. Yung kutsara doon sa inuusapan, hindi naman siya sakit. Praise God. So tayo ay sinasapa ng Diyos doon sa mga taong makalangit. We're here not to improve our religion, but to improve and spread the kingdom of God. God wants His kingdom to be spread abroad. At ikaw ang gagamitin. At ikaw ay isa sa mga conquistadores. Conquerors. Amen? But you have to conquer yourself first. Yes. And be submitted to the King of Kings. Para ikaw ay mapapunta ko sa initiative na yun. So number one, katungkulan natin sa ating sarili ang maging banal. Amen. Paano ka magiging banal? May hinahanap ang Diyos doon sa pagiging banal. Isa sa mga sinulat ni Lucas, sabi niya, nanahanap ang Diyos ng taong matapat sa Kanya. Yung faith. Mayroon pananampalataya. Subalit sa pag-uwi niya kaya dito, mayroon kaya siya makita na mayroon pananampalataya. Meron kaya? Amen! Para katalangan nila. Meron kaya sa mga buha na mamamanan ng palataya? Amen! Amen! Alam niyo, sinulat ako yung aking Bible. Meron ako. No? He's not looking for someone who is filled with love. He's not looking for that. Anong hinahanap ng Diyos? Yung taong nananampalataya. Amen! So kung ano yung hinahanap ng Diyos, yung ibigay mo. Yes. Hebrews chapter 11 verse 6 ano nakalagay? Okay, pagkaanin nyo ito. Ito, isa na yan. Pagtuturo natin ng kapangyarihan. Hebrews chapter 11 verse 6. 11:6. But without faith, it is impossible. Someone say impossible. It is impossible to please Him. So kung walang faith, kahit puno-puno ka ng pag-ibig, dahil ang pag-ibig mo ay para lamang doon sa mga butante mo. Ayan. Hallelujah. Wala yan! Wala yan. I'm not soliciting the initiative of the people in the government to help me out. Meron akong helper talaga. The Holy Spirit. Kaya kulang sila yung sinasanin, eh dahil sila yung tutulong din sa akin para magpalagarap na ito at sila yung aking ibig para maging bahagi ng kahayaan ng Diyos. Amen. Kaya pati sila ay kailangan natin turuan ng pananampalataya. Maaaring alam nila ang lahat ng uri ng sugal. Maaaring alam nila ang lahat ng uri ng mga pandarayang nangyayari. Pero tungkol sa pananampalataya, ako ang nakakaalam para sa kanila. Amen? Without faith, it is impossible to please Him. Kung yung sinayon yun. God. No? For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Ano yung ibig sabihin diligently? Yung pagpupunta kung kailan niya magustuhan. Punta ko sa gawain kung kailan kung magustuhan. Beyond and diligently, kahit na kumulan yan, no? Kahit ang paano yan, talaga nagpamagaling yan. Ngayon, salamat sa Diyos, nakikita ko yan doon sa isang grupo ng mga tagapagtiwala ng Diyos. Ano yung nakikita ko? Ano yung mistreating yung aking experience, Nakikita ko yung mga tao hindi interesado ng araw, no?
Noong araw, pag sinabi mong katatayan, wala kang tao, wala kang membro. Pag sinabi katatayan, nobody wants to live sa katatayan. Bakit? Eh, may hirapan mo katatay dito. Kala mo, marurutan ka siya. Pero kung tinawag ng Diyos yung mamumuno, hindi nila kailangan patunayan yung yabang nila. Yes. Dahil maglalagay ang Diyos ng mas mayabang kaysa nila. Amen. 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 So nakita mo yung mga katatayan nito, mga lagi kami bibili. 20, yung bless ng gabi, alas 7, kay nani dyan yung leader, kay wala dyan yung leader at tumatakbo. Meron bang pondo yung katatayan? Wala. Ang pondo niya yung pondo mo. Praise God. Yung initiative mo na magbigay kung ano ang nagbibigay mo. At yun ang pinagkakasya para kami ay magsama-sama in a koinonia. Ano yung koinonia? Yung pagsasama-sama namin na kumakain. Kung walang tinapay, mas matsakaw o hina. Ano yung matsakaw? Yung pinatuyong mga lumang tinapay na nagpinatuyong pinatuyong matsakaw ang tao doon. Yun ay pagkain ng mga scholar doon sa pasay. Pinagod meron kami matsakaw ng araw. No? So, yun, kahit na napakaanghang na mami, ay kami pinagtsatsagaan. No? Yung pagka ikaw ay kumain ng manila yung pagsubo mo gano'n, biglang tako yung pila. No? Buhuhin ka. yung panindan ni Pastor Dodo na mami, praise God, noong ano, inilatan niya kasi, unang-una, gutom na gutom. Kumuha ko, pagsubo kong ganyan, napaubo ko. Bakit? Sobrang amlang. Okay lang yun. Ang mahalaga, meron siyang bahagi. No? At makikita ko, si Pastor Turo. No? Makikita ko, tahimik-tahimik lang dyan. Ibang iniisip niya kasi kung siya yung pinapakatanda dito. So, tahimik na tahimik niya. Pag dumana yan, meron na naman katatawalan. No? Kaya, natatawa siya kapag sinabi ko yan, diyan ka magaling. So, ang saya namin. Baka gusto niyo, ano, patulayan. Tingnan ninyo kung kayo ay sasama ko at gusto niyo mapatulayan ang sinasabi ko. And kung mo nagtatawa lang kami doon ay hindi kapastusan ang pinag-uusapan namin, hindi kabahalan. Misa mo problema ang pinag-uusapan namin, pero problema na hindi kami pumapayag sa bandang huli ay walang kalutasan. Ipinag-pipray namin. Kaya yung mga asawa na lang galit sa kanyang asawa, lalaki, dito, mahalin mo na ng gusto. Kapalan mo ng katang-tang na pagpapahal na yan. Bakit? Kasi nagbabago na. Yes. No? Ipinag-pipray ka na niya. Dahil bunga nga mo ay maging encouragement para sa kanya. Kung ang mga nga mo na ipama nga talaga, ipama nga kamiskarage pagka mag-isip sa umaga, meron ipag-pray mo na. At yung puso mo, nabigyan ka ng extra pag-ibig sa kanya para lang sa ngayon, sa iba yung encouragement. Huwag mo siyang sabihin, takot-takot ng aking asawa, walang inisip, ayaw mong trabaho. No? Walang income. Kapatid, income is good. Magbilib ka. No? Praise God. Sino dito ang hindi nagigiyagis kapag walang income? Ako, pag tinitingnan ko yung aking bank account, praise the Lord, eh para bang nakatingin ako sa kawalan ng pag-alsan. Kasi paliit ang paliit yung bank account na yun. Pero hindi ko tinitingnan yung paliit na paliit ng bank account na yun. Ang tinitingnan ko yung papaw ng papaw. Yes. Hallelujah. Hallelujah. At yun ay matapit na. Yes! Bukas na kalawa, ang papaw na yun. Yes!
pwedeng mapahiya ang Diyos na inaniniwala ko at sinasabi ko pala, the Lord is my shepherd, I shall not want. He made me lie down in green pastures. He led me beside still waters. Hindi siya mapapayag doon. Ayaw na hindi siya papayag. Hindi siya papayag na ako ay hindi magpanalig. Yes. Amen? Amen? Kaya doon, mag-iisip ko ang ganda ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. At di sila pabago. Amen? Amen? Hallelujah. So, ang Panginoon ay laging nakapalpray sa iyo. At laging ka na iniinan. Amen? Amen.